Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, si Felipe ay inutusan ng isang anghel ng Panginoon. Pumunta ka agad sa timog sa daang patungong Gaza mula sa Jerusalem. Ito'y ilang, kaya't naparoon si Felipe. Sa darating naman ng isang Etiopeng yunoko, siya ang tagapamahala sa lahat ng kayamanan ng Kandese o reyna ng Ethiopia. Nagpunta siya sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Siya'y pauwi na noon. Nakasakay siya sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaias. "Sabayan mo ang sasakyang yan," sabi ng Espiritu kay Felipe. Patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng yunoko ang aklat ni Propeta Isaias. Kaya tinanong niya ang yunoko, "Nauunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa? Paano kong mauunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin?" Sagot nito. At si Felipe inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa tabi niya. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. "Kung paanong walang imik ang tupa na dinadala sa patayan o ang kordero sa harapan ng manggugupit, gayon din naman hindi siya nagbuka ng kanyang bibig. Siya'y hinamak at pinagkaitan ng katarungan. Walang maitatala tungkol sa kanyang mga inapo sapagkat kinitil dito sa lupa ang kanyang buhay." "Sabihin mo nga sa akin," wika ng yunoko kay Felipe, "sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba?" Buhat sa kasulatang ito'y isinalaysay ni Felipe ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. "May tubig dito," sabi ng yunoko. "Ako ba'y hindi pa maaaring binyagan?" sinabi sa kanya ni Felipe. "Maaari, kung sumasampalataya ka ng buong puso." Sumagot siya, "Sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos." Pinatigil ng yunoko ang karwahe. Lumusong silang dalawa sa tubig at bininyagan siya ni Felipe. Pagkaaho nila sa tubig, si Felipe kinuha ng Espiritu ng Panginoon. Hindi na siya nakita ng yunoko na nagpatuloy naman sa kanyang paglalakbay na tuwang-tuwa. Namalayan na lamang ni Felipe na siya'y nasa Azoto. Mula roon, ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang sa marating ang Cesarea. Ang salita ng Diyos. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Ang lahat ng bansay magpuri sa Diyos, inyong iparinig papuring malugod. Iningatan niya tayong pawang buhay, di tayo bumagsak, di niya binayaan. Lapit at makinig, ang nagpaparangal sa Diyos at sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Noong ako'y balisa, ako ay dumaing sa Diyos na dapat purihin. Handa kong purihin ng mga awitin. Purihin ng Diyos siya'y papurihan, yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Alleluia, Alleluia,
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Pagkaing dulot ay buhay, si Jesus na poong mahal, buhay natin siya kailanman. Hallelujah.